ito, marami din sa panahon ngayon. Importante, naisalakan ako. Yeah, may mga ganon. Pero ang sabi ni Paul, huwag niyong gamitin yung kalayaan niyo para bumalik kayo doon sa old, sinful nature ninyo. Pinalaya na kayo ng Panginoong Diyos sa kasalanan at huwag na kayong mamuhay doon. Hindi ibig sabihin na ligtas na kayo, ay pwede kayong bumalik doon sa dati niyong kinalalagyan. So, dalawang extreme. Kaya mga mananampalataya, nalilito sila during this time. Ano bang klase ng buhay dapat meron ang mga mananampalataya? Paglulugar ako sa legalistic, ako, napakahirap. Parang kulang yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Paglulugar naman ako sa licentious, eh parang ginamit ko naman yung kalayaan ko para gumawa uli ng kasalanan at kasamaan. Na para bang hindi ko pinapahalagahan yung ginawa ni Jesus Christ sa aking buhay. So ano, paano tayo mamumuhay ngayon? In Galatians chapter 5 verse 16, ganito yung pagkasabi niya, I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ito yung sabi dito. Mamuhay kayo sa banal na Espiritu so that you will not gratify the work of the flesh. Works of the flesh. So yung dalawa dito, either lumugar ka sa legalistic, na kahit na gawin mo yung isang bagay na mabuti, it can also be a work of the flesh. Kung sinasabi mo na kulang yung ginawa ni Jesus Christ para ikaw ay maligtas. Kung ikaw naman ay babalik doon sa dating kasalanan, okay, the old sinful nature that is also considered as a work of the flesh. At ang sabi nito verse 7, for the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another so that you do not do the things that you do that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Okay, tignan po natin dito. Makikita po natin dito, ito pala yung dapat lugaran ng mga mananampalataya. Walk by the Spirit. Ang ibig sabihin po ng walk by the Spirit, okay, dalawang word po ito eh, yung walk by the Spirit, yung word na perepateyo sa Greek word. Yung pere, ang ibig sabihin ng walk doon ay comprehensively around. Yung teyo, sabi niya dito, yung pateyo, walk, yun lang ang ibig sabihin. So to walk around in a complete circuit, ibig sabihin, ito yung walk of life ng isang tao. Sa madalit sabi, ito yung kung papaano siya namumuhay. So namumuhay tayo, hindi naka-base doon sa flesh, sa work of the flesh, sa simple nature, but we are living here on earth by the Spirit, through the power of the Holy Spirit, being led by the Holy Spirit. Yun po ang ibig sabihin dito ng Bible. Okay? Kaya kung papansinin po natin, anong klaseng lifestyle ba meron ako ngayon bilang mananampalataya? So madalas, nasasabi natin, bakit nagagawa ko yung mga bagay na ayaw kong gawin? Sabi kanina ni ate, sabi niya, nakakapanibago ka pala pagka hindi ka nag-church. Parang iba yung pakiramdam. Ang katotohanan, kung sa sarili lamang nating flesh, normal, hindi ka maninibago. Hindi ka maninibago, normal lang. Dahil dati ko naman ginagawa, hindi ako nag-church. That is normal na hindi ako mag-church. Wala akong feelings na ko-condemn o kaya naman ay walang guilt. Pero ngayon that you are now Christian, sabi ng Bible, when we accepted Jesus Christ as Lord and personal Savior ng buhay natin, the Spirit of God dwells in our hearts. And to those who belong and walk through the power of the Holy Spirit, belong to Him. Okay? Yun ang sabi po ng Bible. At eto na nga yung sinabi kanina ni ate, hindi siya yun. It is the conviction of the Holy Spirit na nagsasabi, iba na ang buhay mo ngayon. Yung tipong hindi ka na pwedeng mabuhay sa mundo nang hindi ka na nakikinig, nagpupuri, sumasamba sa Panginoon. That is now your walk.
And it is the conviction of the Holy Spirit na nagtatrabaho sa buhay natin. Amen. Nakuha po natin yung point. Dati natin, normal sa atin magsinungaling. Ano ba? But when you accepted Jesus Christ and allowed the Holy Spirit to lead you, the moment na nakagawa ka lang sa bagay na hindi tama, may conviction na sa heart mo. Para bang hindi na ako komportable na ginagawa ko itong isang bagay na to. Meron yung isang kwento na sabi niya, Pastor, ang hirap pala ng Kristiyano talaga, no? Oh, kasi, bakit? Kasi noon, ang trabaho niya, nagbebenta ng mga sasakyan. So, pag binenta namin yung sasakyan na yan, pag pinitik lang namin yung metro niyan, pabalik, halos madudublay yung price. Pero, grabe, parang hindi ko na kayang gawin yung pastor eh. Napipitikin mo yung metro. Kasi ganun, halimbawa, yung sasakyan tumagal ng 30 years, ang mileage niyan ay parang mga ilan ba ang possible na mileage, no? Di ba? So, ganun yung isang example niya, sabi niya. Tapos nung, ngayong Kristiyano na ako, parang may conviction sa puso ko na parang ayoko nang gawin. So, ibig sabihin, he follows his conviction because it is not him. Okay? Gumagawa, nag-lead sa buhay niya, kundi inaalaw niya yung Holy Spirit na mag-lead sa kanya doon sa isang bagay na alam niyang tama. O kaya sabi niya, kahit konti lang yung kita ko, ang importante, panatag yung kalooban ko. So, ibig sabihin, that is the conviction of the Holy Spirit. So, ganun din sa atin. Amen. Amen. Medyo yung isishare ko po ngayon ay talagang medyo, kumbaga ay karne na hindi na pressure cooker. Medyo kailangan tayong ngangalin. Sabi ko sa church, nung tinuro ko to, actually nasa series kami ngayon. Okay, nung tinuro ko to, sabi ko, hindi rin naman maganda sa amin na sa pastor na ang laging itinuturo namin ay yung gustong-gusto nyo lang naririnig. Yan ang sabi ko sa church. Because we love you so much, we don't want to live this life na talunan at defeated. We want to live this life full of victory by allowing the Holy Spirit to lead us sa araw-araw so that we may enjoy the life na binigay sa atin ng Panginoon. Amen! So, yun po ang ibig sabihin dito ng to walk around o walk of life or lifestyle. At makikita po natin dito in verse 19, ito kasi yung start dito. Sabi niya dito, verse 17, for the blessed, okay, blessed last against the Spirit. Sa ibang translation, for the works of the Spirit, of the flesh, desires. Okay, now gamit yung word dito na desire. Ibig sabihin, kung ano yung dinidesire natin ngayon, yun yung minsan pinaniniwalaan natin at hindi natin namamalayan, yun na yung nagiging destination natin. Nag-i-start sa desire, deceive ka na, then later on, destination mo na yun. So, dalawa lang ito. Ano yung dinidesire natin? The work of the Spirit or the work of the flesh. Okay, kaya nga sabi ni Paul, bakit may mga bagay na gusto akong gawin na hindi ko magawa? May mga bagay na nagagawa ko na ayaw ko naman. So, may mga pagkakataon na ganun din sa atin. Okay, pero tignan natin itong verse 19, 18. Sabi niya dito, verse 18, hindi ko na makita. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Ito kasi, yung sinabi ni Paul, kapag dinilead ka na ng Holy Spirit, hindi mo na kailangan maging legalistic. Hindi mo na kailangan magpasakop doon sa ceremonial law ng Mosaic law. Because you are being led, kasi pag nilead ka ng Spirit, talagang sigurado yon that your life is acceptable before the Lord. Okay, verse 19. Now, the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, grocery. Ah, wala palang grocery dito. Okay, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish, ambition, dissension, heresies, okay, envy, murders, drunkenness, okay, so basahin na lang natin. Medyo nahihirapan
Hirap akong ma-identify. Medyo maliit na yung aking Bible pala. Okay, that is the works of the flesh. Kanina, tinignan natin yung fruit of the Spirit and works of the flesh. Ito yung trabaho ng sinful nature. At ayaw ng Panginoong Diyos na mamuhay tayo doon pa rin sa ganung bagay kahit na tayo ay Kristiyano na. So kaya nga, bilang isang mananampalataya, we must understand that being a Christian, yes, we are not belong to this body. Yes, of course, we are still in the flesh. But it doesn't mean na yung flesh ang nagdo-dominant sa buhay natin kung paano tayo kumilos bilang isang tao sa mundong ito. Kundi we have to allow the Spirit of God, the Holy Spirit, to lead us kung paanong klaseng buhay dapat meron tayo sa mundo. Okay, what? Ang tanong dito, and now we must understand where this fruit